Ngayon, tatalakayin natin ang isang fascinating topic na nakapagpa-intrigue sa maraming tao sa loob ng mga dekada, ang biology ng Kree Aliens. Baka iniisip mo, Kree Aliens, yung mga nilalang mula sa sci-fi movies at conspiracy theories? Oo, eksakto yun. Pero bago mo ito dismiss bilang purong katang-isip lamang, tuklasin natin ang ilang mga teorya na ipinanukala ng mga scientists at mananaliksik tungkol sa mga kahanga-hangang nilalang na ito. Ang Kree Aliens, na madalas na ipinapakita sa popular culture bilang maliit humanoid na nilalang na may kulay abong balat at malalaking itim na mga mata, ay naging paksa ng maraming close encounter at abduction claims. Bagaman ang kanilang existence ay isang paksa ng debate, ang mga teorya tungkol sa kanilang biology ay lubhang kapanapanabik at nagbibigay ng natatanging pananaw sa buhay sa labas ng ating planeta. Pero bago pa tayo masyadong ma-excite, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din ang bell icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Sige, simulan natin sa basics. Kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa Kree Aliens, ang tinutukoy natin na isang specific na uri ng extraterrestrial being na madalas na ipinapakita sa popular culture. Malamang nakikita mo sila sa mga pelikula o TV shows. Maliit, humanoid na may smooth gray skin, malalaking ulo at malalaking itim na mata. Familiar, di ba? Hindi lang ito produkto ng imahinasyon ng Hollywood. Maraming tao na nag-claim na nagkaroon sila ng close encounters o abduction ng mga aliens na naglalarawan ng halos parehong mga nilalang. Ang mga testimonyang ito ay nag-aambag sa popular image ng Kree Aliens at nag-spark ng maraming teorya tungkol sa kanilang biology. Isa sa pinaka-striking features ng Kree Aliens ay ang kanilang balat. Madalas itong larawan bilang smooth at Kree, kaya nga ganito ang pangalan nila. May ilang teorya na nagsasuggest na ito ay maaring adaptation sa kanilang environment o baka resulta ito ng kanilang diet o lifestyle. Ang kanilang malalaking itim na mga mata ay isa pang distinctive feature. May ilan na nag-speculate na ito ay maaaring adaptation para sa low-light environments o baka binibigyan ito ang mga Krees ng mas malawak na field of view o enhanced visual capabilities. Ang maliliit na katawan at malalaking ulo ng mga Krees ay kapansin-pansin din. Maaaring mag-suggest ito ng ibang landas ng evolusyon kung saan ang intelligence ay mas pinahalagahan kaysa sa physical strength. O baka ang kanilang maliit na sukat ay isang adaptation para sa space travel. Tulad ng makikita mo, kahit ang basic descriptions lang ng Kree Aliens ay nagdudulot ng maraming interesting questions tungkol sa kanilang biology. Pero tandaan, lahat ng ito ay mga teorya at speculation lamang patay sa anecdotal evidence. Hanggat wala tayong mas konkretong ebidensya, mananatili silang fascinating possibilities dapat nating pag-isipan. Let's consider ang ideya na ang Kree Aliens ay hindi maaring mga biological organisms at all. Sa halip, sila ay maaring biological robots o artificial intelligence. Parang eksena lang sa sci-fi movie, di ba? Pero talakayin natin ng kakaunti ang teoryang ito. Ang konsepto ng biological robots o biobots ay hindi kasing layo kagaya ng iniisip mo. Sa katunayan, ang mga scientists sa Earth ay kasalukuyang tinitignan ang mga posibilidad ng paglikha ng biobots gamit ang biological materials. Ang ideya ay lumikha ng mga makina na maaaring mag-perform ng mga tasks sa mga environments kung saan ang mga traditional robots ay maaaring mag-struggle. Now, imagine ang isang advanced extraterrestrial civilization na may teknolohiya na higit pa sa atin. Hindi mahirap isipin na sila ay maaaring mag-develop ng kani-kanilang sariling biobots. So, paano ito naiugnay sa mga Kree Aliens? Well, may ilang theories na nagsasuggest ng mga Krees na ating naririnig sa mga close encounters at abduction stories ay maaaring mga biobots. Sila ay maaaring disenyo para sa space travel, exploration at kahit interaction sa ibang species na tulad natin. Ang kanilang consistent descriptions ay maaaring dahil sila'y ginawa ng pare-parehas. Tungkol naman sa artificial intelligence theory, closely related to sa biobot theory. Ang ideya
ay ang mga grays ay maaaring mga makina na pinapatakbo ng advanced AI. Ito ay maaaring magpaliwanag sa kanilang emotionless demeanor na madalas na inuulat sa mga encounters. Bilang mga AI, sila ay maaaring maprogram para magsagawa ng kanilang mga tasks nang hindi kinakailangan ng emosyon. Ang teoryang ito rin ay maaaring magpaliwanag kung bakit madalas i-report na ang mga grays ay gumagalaw sa isang mechanical coordinated manner. Bilang AI-powered machines, ang kanilang mga galaw ay magiging precise at efficient, tulad ng isang well-oiled machine. Again, mahalagang tandaan na ito'y mga teorya lamang. Wala tayong anumang konkretong ebidensya para suportahan ang ideya na ang mga gray aliens ay biobots o AI. Pero ito'y isang kagilagilas na konsepto na dapat natin i-considera, di ba? Pinapalawak nito ang ating pananaw kung ano ang itsura ng buhay sa labas ng Earth at hinahamon ang ating mga preconceived notions tungkol sa buhay at intelligence. Kaya't pag naman hindi pa natin makonfirm ang teoryang ito, tiyak na nagbibigay ito sa atin ng maraming bagay na dapat pag-isipan. Now, let's take a leap sa hinaharap sa ating susunod na teorya. Paano kung ang gray aliens ay hindi mga nilalang sa ibang mundo, kundi mga tao mula sa hinaharap na nagtagumpay sa sining ng time travel? Parang plot twist sa isang sci-fi movie, di ba? Pero alakayin natin ng kakaunti ang teoryang ito. Ang Future Humans Theory ay nagsasuggest na ang mga gray aliens na naririnig natin sa mga close encounters at abduction stories ay actually ang ating mga descendants mula sa hinaharap. Ayon sa teoryang ito, ang mga tao sa hinaharap ay nag-evolve o genetically engineered ang kanilang sarili para magkaroon ng mga katangian na nauugnay natin sa gray aliens. Ang maliliit na katawan, malalaking ulo, gray skin at malalaking itim na mga mata. Pero bakit magiging ganitong itsura ng future humans? Well, may ilan na nagsasuggest na ang pagbabagong ito ay maaaring adaptations sa isang nagbabagong environment o lifestyle. Halimbawa, ang malalaking ulo ay maaaring indikasyon ng increased reliance sa intellect over physical strength, habang ang maliit na katawan ay maaaring resulta ng pagtira sa confined spaces, tulad nga ng space stations o spacecraft. Paano naman yung time travel part? Well, ang teorya ay nagsasuggest na ang mga future humans na ito ay nag-develop ng teknolohiya na nagpapahintulot sa kanila na bumalik sa nakaraan. Binibisita nila tayo gamit ang kanilang spacecraft na nagiging sanhi ng UFO sightings at abduction stories na ating ngang naririnig. Alam ko, baka medyo malayo itong teoryang ito, pero it's interesting to consider. Hinahamon nito ang ating pangunawa sa oras at ebolusyon at nagbubukas ito ng exciting possibilities para sa ating hinaharap. Kayuntuman, tulad ng iba pang mga teorya, wala tayong anumang konkretong ebidensya para suportahan ito. Mananatili itong isang kagilagilalas na ideya na pag-isipan habang patuloy tayong tumutuklas sa mga misteryo ng kalawakan. Now, let's move on to our final theory na marahil ang pinakakagilagilalas sa lahat. Paano kung ang gray aliens ay hindi ganap na alien o hindi ganap na tao, kundi isang halo ng pareho? Ito ang essence ng Human Extraterrestrial Hybrid Theory. Ang teoryang ito ay nagsasuggest na ang gray aliens ay resulta ng genetic engineering, pinagsama ang human DNA at extraterrestrial DNA. Ang ideya ay mayroong isang advanced alien civilizations na may teknolohiya na makapagmanipula ng genetics to such an extent na sila ay makakalikha ng hybrid beings. Pero again, bakit nila ito gagawin? Well, may ilang mga posibilidad. Isang ideya ay ang mga grays ay lumilikha ng mga hybrid bilang paraan para siguruhin ang kanilang survival. Kung ang kanilang species ay namatay na, maaring gamitin nilang human DNA para lumikha ng isang bagong hybrid species na magpapatuloy ng kanilang legacy. Isa pang possibility ay ang mga grays ay lumilikha ng mga hybrid para sa research purposes. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga hybrid, maaari silang matuto pa tungkol sa human biology at evolution. Ito ay maaaring magbigay sa kanila ng mahalagang insights tungkol sa buhay sa kalawakan. Ang Human Extraterrestrial Hybrid Theory ay nadudulot ng ilang kagilagilalas na tanong tungkol sa buhay, evolusyon at ating lugar sa kalawakan. Hinahamon tayo nito na isipin kung ano ang ibig sabihin ng pagiging tao at kung papaano tayo makikipag-ugnayan sa ibang anyo ng buhay sa kalawakan. Kayunpaman,
Tulad ng lahat ng mga teorya na ating napag-usapan, halagang tandaan na ito'y mga ideya lamang patay sa spekulasyon at anecdotal evidence. Wala tayong anumang konkretong pruweba para suportahan ang human extraterrestrial hybrid theory. Pero ito'y isang kagilag-relas na konsepto na dapat pag-isipan habang patuloy nating tinutuklas ang mga misteryo ng kalawakan at ang ating lugar dito. Kaya manatiling bukas ang isip patuloy lang sa pagtuklas. Ang kalawakan ay puno ng mga kababalaghan na naghihintay na matuklasan. Kung gusto mong ginagawa ko dito, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe kung hindi mo pa nagagawa. At kung meron kang ilang topic na gusto i-cover dyan sa channel, lagay mo lang sa comment section at susubukan natin gawin yan. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.